ang pinakamatibay nating tatay, tatay ko. Yes. Okay. Tapos, so ito po ang bumubuo ng MLM team, ayan. Ay, kita nyo po, ayan si King. Ito po si Sektuan. Si Alisa B. Beno. At ang pinakamalupit na secretary. Hey. Ayan. So ito kami dito. Secretary AC na lang ang punta. Iyon! Aru! Mega, 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 mega love! Shout out! Ano, binigyan ako tapos ng ano? Ayan. Ayan. Aru, 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 aru! Shout out! Ayan, at syempre, nandito po si Sister Alisa at si Mama! Ayan, nandito na nga po yung mga recipient. Kasalukuyan na po, nagdaratingan ang mga recipient, ang mga masuswerteng tatanggap ng tagi-tagisang sako ng bigas. Ayan. Oo. Sister, yung bagpapay. Ayan, sisilip po tayo. Sisilip po tayo. Ayan, kumakapal na tao, kumakapal na tao. Tumadami na po sila. Ayan. Eto na. Kaya kayo mga basher kayo, ha? Bago kayo magnangaknak dyan, eh siguraduhin ninyo na kayo ay gumagawa ng tama. Kayo ay nakakatulong sa gobyerno. Hindi puro ngak-ngak lang kayo dyan sa SOCMED. Diba? Sayang ang laway ninyo. Sayang ang oras ng buhay ninyo. Kakadakdak ninyo. Na-stress na kayo. Pumangit pa kayo. Wala pa kayong natulungan. Nagkaroon pa kayo ng maraming kasalanan dahil sa panlalait ninyo. Diba? Oh. Kaya ayan, abangan po natin mamaya, babaliktad po yan dito yung ating truck ng bigas. Ayan. Medyo maliit lang po kasi yung kalsado dito, kaya antay-antay lang po tayo. Diba? Kaya yung mga basher dyan, bago kayo bumatikos, eh siguraduhin ninyo na meron kayong ambag. Diba? Sa lipunan. Meron kayong ambag sa ating bansa. Hindi yung puro dakdak lang kayo, puro lang kayong ngakdak ng ngakdak eh. Diba? Kita ninyo yung binabatikos ninyong tao, hindi tumitigil sa pagbibigay ng truck-truck na bigas. Diba? Mantakin mo yon. Oh. Hindi tumitigil ang mga galamay ni Boss FLM dahil yan ang kanyang advokasya, walang iba kung hindi makatulong sa mga taong nangangailangan. Di ba? Kaya maswerte na kayo kung kayo ay napapansin namin sa mga pambabatikos ninyo. Pero huwag niyong asahan na dyan kami hihinto. Si Boss FLM ay hihinto sa pambabatikos ninyo. Dahil kahit anong sabihin ninyo, na paninira, kahit anong ipakalat ninyo, eh walang bilang yan. Diba? Mami Amelita, Emmy Alcantara, FFCI Canada, thank you so much. Diba? Mas mahalaga ay yung mga tao na nangangailangan ng tulong. Hindi yung mga walang kwentang katulad ni Laulaw. Diba? Napakahalaga po ng ating oras. Napakahalaga ng ating buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Talaga naman, napakabilis, di ba? Mawala. Eh, madikitan ka lang ng COVID, eh, wala ka na agad, eh. Di ba? Pero si Boss FLM, sa kabila ng kanyang sitwasyon, hindi po ba? Lahat tayo, alam natin yan kung nasaan ngayon ang ating pandemic hero. Hindi po siya tumitigil sa pagbibigay ng tulong,
hindi po siya tumitigil na ipakalat sa buong Pilipinas ang kanyang tulong. Diba? Yan ang tatak Francis Leo Antonio Marcos. Diba? Kahit saan nyo itago si boss, kahit saan nyo ilagay, ay hindi titigil ang kanyang mayaman challenge. Diba? Kaya kahit po maraming nawala sa ating pamilya, kahit na marami yung mga taong pinalikuran tayo, marami yung mga tao na iniwanan tayo sa ere. Diba? Okay lang yan. Kasi hindi po dyan titigil ang mundo ng mayaman challenge. Hindi po dyan titigil ang buhay ni Boss FLM. Tuloy-tuloy po kahit anong mangyari. Diba? Kahit ilang libo pa ang pumatiko sa ating pandemic hero, sa ating pamilya, hindi po dyan matatapos ang kwento ng mayaman challenge. Itutuloy at itutuloy po yan. Diba? Yan ang tatak FLM. Walang makakaano dyan. Walang makakapigil sa ibinibigay na pagtulong. Eh, yung iba nga namimigay lang ng ano eh. Ng kilo-kilong bigas eh. Diba? Nasa mga mainstream media pa. Pero bakit tayo, marami nagtatanong, bakit tayo, sako-sakong bigas, daan-daan, koneto nilada, bakit hindi tayo nalalagay sa mga malalaking dambuhalang media? Isa lang po yun, kasi babango ang pangalan, di ba? Ni Boss FLM. Babango, makikilala ang pangalang Marcos, di ba? Yan ang iniiwasan nila, yan ang ayaw nila, di ba? Na magkaroon, di ba? Ang mga tao ng idea na si Boss Francis Leo Antonio Marcos ay tuloy-tuloy pa rin sa kanyang pagtulong sa kabila ng kanyang sitwasyon na siya ay nandoon sa loob ng piitan. Diba? Pero kahit anong gawin ninyo na pagpipigil, diba? Kahit anong gawin ninyong paninira, hindi po yan mahihinto kasi po nandito po ang Team FLM. Nandito po ang mga tauhan, ang mga alagad ni Boss Francis Leo Antonio Marcos. Diba? Tuloy-tuloy lang at syempre nandiyan din ang buong mundo na nakatutok kay Boss FLM. Hindi po ba? Oh, bakit yung iba namigay lang ng ano, tagdalawang kilo ng bigas, nasa malaking media. Diba? Bakit tayo sako-sako hindi lumalabas sa mga dambuhalang TV network? Oh, kasi nga, brother, kapag kaya nilabas, pucha, malaking kahihiyan yan. Diba? Sa kanila. Bakit ninyo kinulong yung tao na nagbibigay lamang ng tulong? Diba? Walang ibang ginawa kundi mamigay ng salamin, mamigay ng bigas, mamigay ng kung ano-ano. Na wala namang hinihinging kapalit sa mga kababayan natin. Diba? Pero patuloy na pinupulaan, patuloy na ginagawa ng kwento. Bakit? Dahil punong-puno ng inggit ang mga tao. Diba? Kay Boss FLM, yun lang po yun. Kaya congratulations po sa lahat ng mga FFCI worldwide. Mami Emilita, Emil Alcantara, mamaya po mama, maglalagay po tayo jacket. Thank you, mama. Kaya congratulations po sa lahat ng mga astig talaga na mga FFCI worldwide. Diba? Kapit lang po tayo. Mas talo nating naliman, tatagan. Diba? Nandito na tayo eh. Ito na tayo eh. Diba? Sinusubok na naman tayo. Diba? Sinusubok na naman tayo ng ano, ng panahon. Marami na namang mga bumabaliktad. Marami na namang mga nalilinlang. Diba? Yung mga nagsipag-alisan. Hayaan po natin sila. Pabayaan po natin sila kasi kusang babalik yung mga yan pagdating ng tamang oras. Pagdating ng tamang ano, araw. Huwag po natin silang pigilan. Diba? Mahirap po eh. Mapapasama lang po kayo. Basta tayo dito sa FLM family, sa mansion, kay Boss FLM, sa pamilya natin, sa FFCI Worldwide. Kahit anong mangyari, kahit anong dalugyo. Diba? Ang dumating sa pamilya natin, tuloy-tuloy lang ang pagbibigay natin ng tulong. Yan.
Kaya magpasalamat din po tayo kay Boss MLM dahil talagang hanggang ngayon hindi po siya tumitigil. Hindi po siya pinanghihinaan bagkos mas lalo pong nag-iinit, nagliliyab ang damdamin ni Boss MLM na makatulong sa mga kababayan natin na nasa laylayan. Yan, yan po ang priority talaga ng Team MLM at ni Boss MLM. Yan po talaga ang advokasya niya, ang makatulong sa mga tao na nasa laylayan. Yan ang number one priority ng Mayaman Challenge ni Boss MLM. Wala nang iba. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng mga hindi bumitaw, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal at naniniwala kay Boss FLM. Ayan. So, sobrang dami ng mga nangangailangan ng tulong yung mga kababayan natin. Diba? Huwag po tayong maging hadlang sa mga tao na nagbibigay ng tulong sa mga kapwa natin Pilipino. Huwag po tayo ang maging hadlang na tumigil ang mga katulad, di ba, ng mga ganitong advokasya. Di ba? Imbis na tulungan natin na mas lalong mapalago, mas maparami yung mga taong natutulungan, kayo pa yung nagiging mitsa, kayo pa yung nagiging dahilan. Di ba? Ginagawa ninyo si Boss FLM ng kung ano-anong katarantaduhan para lang mapahinto ang Mayaman Challenge. Nasa ng puso ninyo? Di ba? Kung kayo ay talagang makamasa, kung kayo talaga ay may mga puso, yung mga ganitong gawain, di ba, yung pagtulong sa mga kapwa natin Pilipino, dapat yan hindi ninyo pinipigilan. Dapat yan, mas lalo nyo pa, di ba, na pinalalakas ang loob ng mga ganitong klase ng tao. Kaso hindi, katulad mo, Lawlaw, anong ginagawa nyo, anong ginagawa ninyo? Nagkakalat kayo, di ba? Kaya good luck na lang sa inyo pagka ang karma na ang lumapit sa inyo, di ba? Lahat kayo pinapatawad na kayo ni Boss FLM, pero ang karma, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi natutulog. Buhay! Buhay yan! At nakabantay sa atin yan 24 oras! Di ba? Matakot kayo! Matakot kayo sa karma. Hindi man kayo nakikita ng mga tao. Diba? Hindi man kayo nakikita ng mga tao na niloloko ninyo. Pero ang Panginoong Jesucristo, bukas ang mata niyan. Diba? Kaya bago kayo gumawa ng kasamaan sa kapwa ninyo, siguraduhin ninyo na kaya ninyo kapag ka binalikan kayo ng karma. Diba? Matakot kayo sa karma, matakot kayo sa mga illegal na gawain, matakot kayo sa paninira ninyo, sa mga kapwa ninyo, na wala namang ginawa sa inyo. Diba? Kaya tayo dito, focus tayo sa ating mga humanitarian dahil marami pa po tayong pupuntahan at tutulungan. Masaya kaming lahat ang mga FLM team, mahal po kayo ng ating Panginoong Diyos. Tay, abante ka na, Tay. Alright, abante na daw yung truck. Baka mamaya makalagkad pa ako. Alis muna ako dito. Baka mamaya, Tay, kalagkad rin mo ako, Tay. Pogi ni Gusta. Diba? Ayan yung truck. Mag-aano siya. Aabante yung truck. Ayan. Tatay Ricky? Tay! Bati ka muna dito tayo. Nasa ano tayo? Mansion. Hello. 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 Hello.
mga taong hindi sikat, huwag yung pasikatin dito sa FLM community. Diba? Kaya ano silang magpapansin ang magpapansin? Diyan lang naman sila magaling eh, ang magpapansin. Pero ang tanong, may kwenta ba yung pagpapansin nila? Wala. May mapapala ba tayo pagka sinagot natin yung mga pagpapansin nila? Dito wala naman. So ang dapat natin gawin, deadmine natin yung mga bashang na yan. Kasi kung sana kung sasagutin natin yung mga yan, diba, sa mga pambabatikos nila, magkakaroon tayo ng isang sako ng bigas. Diba? Kaso wala naman, diba? Oh, hanggang nakdak na sila. Hindi pa nga sila sumisikat, laos na sila. Diba? Yan ang mga basher, walang kwenta yan. Kaya sa lahat ng mga FLM dependent vlogger, wag na wag kayong magpapaakyat ng mga anti-FLM, lalo na ang mga hudas. Hindi natin kailangan yan, walang bilang yung mga tao na yan. Hindi natin kailangan marinig pa kung ano yung mga paliwanag nila. Diba? Hindi mahalaga kung ano mga sasabihin nila. Lagi nating tatandaan, dito lang tayo tumutok sa mansyon. Dahil dito makikita natin lahat ng mga update, 'di ba? Lahat ng mga updates na nangyayari sa ating pamilya. Hindi tayo kailangan makinig sa mga basura, 'di ba? Ng mga salita nila. Ya, ikaw, Tatay Nasukir, wag na wag kang magpapaakyat ng mga basher, katulad ni Jokla. Diba?